bilangguan, kung saan matatagpuan po ang mga taong mayroong iba't ibang pananaw at paniniwala sa buhay. Ang bilangguan ay pinaniniwalaan ng mga karamihan na siyang pugad ng mga kriminal at libingan ng mga buhay. May mga taong kumikitil ng buhay, may mga taong inosente at pinagbibintangang gumawa ng masama. Ang buhay sa loob ng bilangguan, minsan masaya, ngunit sa likod nito'y pangungulila. Nangungulila dahil sabik na sabik makasama ang mga mahal sa buhay. Ang iba, tuluyan ng kinalimutan ng kanilang mga pamilya, asawa at mga anak para bang wala ng silbi ang buhay. Sa pagpikit ng mga mata, nakahandusay ang lungkot at pighati. Tinalo ka ng pagkakataon at sa mga pangarap mo, ikaw ang sinisisi. Mahal ba ako ng bathala? Mahal ba ako ng bathala dahil mas mabuti pang nakahiga at walang naaalala ay naaalala pa nila? Sa likod ng nagliliwanag na buwan, pero pilit itong inaangkin ng kadiliman. Tanging mga selda, mga rihas at mahabang mga pader lamang ang siyang nakakaintindi kung gaano kalalim at kabigat ang nararamdaman mo. Damdamin mo, damdamin ko, damdamin nila, sadya bang pinaglalaruan? Para bang nakikipagsagutan ka sa hangin, subalit ito'y walang katanungan. Sitwasyon na kailangan mong harapin, sitwasyon na kailangan mong tanggapin at kailangan mong unawain. Ang tanong, may makakaunawa ba sa'yo? Mayroon bang makakaintindi sa'yo kung bakit nangyari ang mga bagay na to? Sa mga bagay na ito, isa sa mga nagiging dahilan kung bakit mayroong nakahimlay. Di na nakikilala ang sarili, nakatitig sa bawat anino at tinuturing niya itong kaaway. Sa bawat pahina ng panahon sa loob ng bilangguan, nagsasalamin sa isang disertong malawak at tahimik, subalit uhaw sa kasiguraduhan. Mapapawalang sala na malaibon at malaya, ngunit hinuhusgahan pa rin na maling akala at hinala. Nang dahil sa panandaliang kasiyahan, nilasap ko ang mahabang kalungkutan. Damang-dama sa bawat pagpatak ng segundo ang pait na nakakadina sa puso. Ang bawat bilanggo ay mayroong karamdaman sa isip at puso. Nangangahulugan na sa bawat ngiti at kislap ng aming mga mata, kakambal nito'y pagluluksa, pangangamba at pag-aalala. Sa bawat patak ng mga luha sa aming mga mata, pagmamahal at pag-aaruga, sabik ang bawat isa, ni hindi pa man ako nagiging malaya sa inaasahang pagkakataon. Alam ko sa mata ng Diyos, ako ay napawalang sala na sa lahat ng panahon. Minsan hindi mo maiiwasan at maisip mo noong panahong malaya ka pa. Ngunit ang lahat ay nagsisilbing imahinasyon na lamang at sana. Ang sakit at tanging pagmumukmok na lamang sa gilid ng silda ang iyong magagawa. Umiiyak sa harapan ng imahing hawak sa kamay, nakatingin habang inaalala ang nakaraan. Alam ko ang lahat ay hindi pa huli at makakalaya din ako. Alam ko na meron pang pag-asa at hindi habang buhay ako ay naririto. May dahilan ang lahat at ito ay magsisilbing aral sa lahat ng mga kabataan at magulang na huwag hayaang mapapariwara ang kanilang mga buhay, huwag sayangin ang mga panahon, oras at lahat ng pagkakataon dahil hinding-hindi madali ang buhay sa loob ng bilangguan. Oo, hindi madali at sobrang bigat sa kaluuban.
kalooban. Ang kadalasang tanong sa aming mga sagot kung bakit kami nakakulong. Ang kadalasang tanong sa aming mga sagot kung bakit kami nakakulong, iisa lang. Iisa lang dahil sa kahirapan ng buhay kung bakit maraming nakakulong. Kung tutuusin, hindi lahat ng nasa kulungan ay masamang tao. Hindi lahat pumapatay, hindi lahat mga addict, hindi lahat nagbibinta ng droga o kahit na ano. At salamat sa mga taong nagbibigay sa iyo ng halaga at sa bandang huli. At sa bandang huli, masasabi mo rin sa sarili mo na hindi ka nag-iisa. Na kahit bilanggo ka, ay bibigyan ka ng kahulugan. Na kahit bilanggo ka, ipapadama sa iyo na walang kahit anong rason para ikaw ay sumuko sa buhay. May mga taong na laging nagpapaalala sa iyo na kahit bilanggo ka, pwede ka pa ring mangarap. Na kahit bilanggo ka, hindi pinagbawal ang mangarap dahil may Diyos tayo. May Diyos tayo para tumulong upang matupad ang lahat. Alam nating lahat, at alam ko at hindi maiiwasan na mayroong mga taong mapanghusga. Huhusgahan ka at iisipin kriminal ka. Ang mahalaga sa lahat ay ipapakita natin sa kanila na kaya nating magbago.